natin mula kay Rapidud. Habang nung sinasabi mo yung Atlas, may bumubulong na ano eh, na parang demon sa utak ko. Ano yan? Ang demon talaga eh. Ang sinasabi sa akin, paano ko mag-Angela yan? Paano ko mag-Angela yan? Pero hindi naman nag-Angela, di ba? Ang iniisip ko lang kasi parang sumisikat na rin ang mga ganong klaseng compositions ganyan. Yung mga Martis na may Angela, mga Carrie na may Angela. Yung hindi mo mapigilan. Mga awards gaming. Yeah. Oo nga, Angela. Nice One Baby Meta. Nice One Baby Meta. Yung tipong ano nila, ang kanilang IGN eh. His score, his support. Mali. Okay lang naman kung parehas his. Her. Tama ka dyan. Pero typically ganun. Kumbaga may pagmamayari na. Ganun ha. Tingnan natin kung sino nga ba ang magmamayari ng serye na to. Aabot pa ba tayo ng game number 3 kung manalo ang RSG? O matatapos na ba to with Onyx securing game number 2? Fast game na naman, ay long game na naman ba ang ating aabangan dito in game number 2? Tingin ko, knowing RC, wala ganun talaga sila. Trait nila yun eh. Alam nila kung paano pa slow down yung tempo. At na-prove natin yan kanina na meron silang magandang early game composition pero pinabagan nila yung laro. Tingin ko, nasa genetics na sila, nasa fundamentals na nakasulat na slow down the game pag RC. Yeah, actually naiintindihan din nila no kung ano ba ang kumbaga advantages and disadvantages ng mga lineups na meron sila no. Again, Aqua eh medyo ano eh medyo stationary yan eh no kapag gumagamit siya ng ultimate. So, magandang idea na kumuha ng mga setups na effortless, di ba? Like itong Atlas na hawak kayo ni Rapidud, pero itong mga emblem natin. Okay. Eh, parang makakaiba. Oo nga, parang umuulan ng agility dito ang mga movement speed. Wow, mga speed ang gusto nga gawin ng Onyx. And Martis, ganun na rin, damage. Pero instead, nag-season hunter siya. And for the Beatrix, burst. Uy, ang sakit. Yun naman pala ang Gord. Nagpakilala agad. Pinakita agad kung sino siya. Ang sakit ng first and second. No? Yun yung aasahan mo talaga. And isa sa mga maganda sa isang Gord, no? Kapag sa laning, ang bilis niya mag-clear wave. So, mas mabilis siyang makakasama if ever man na may mga objective takings na pinaplano yung kukunan, di ba? Itong hero sa composition ng RSG na hindi ko masyadong nagustuhan is the Arlott. Uh-huh. Kasi una sa lahat, hindi yata siya ganun kalakas when it comes to laning against Edith. Tapos additionally, maganda yung finals rush na ibigay dun sa Valentina. Oops, biglano sila yun. Irad! Itong si Irad at Mike Ipet! Decimation para kay Ryzen. May hook din naman na attempt dito si Light. Pero hindi niya aabutan itong si Rapidud. Ito talaga yung inaabangan natin mula sa mga Martis users, no? Na kapag maaga pa lang ay makahanap na ng kill. Maaga pa lang ay makahanap na ng solo kill. Nets! Out of nowhere! Hindi ba dapat lamang yung Beatrix doon, Burrito? Yun nga eh, pagdating sa range, lamang talaga ang isang Beatrix. Pero again, that is Nets na talagang kumbaga na master na niya itong hero na ito kagaya ng ano ng laro ng game number 1 habang si Light ay may event flicker na gamit sakit, ni Kram. Look at that. Nasa primal rat stage pa siya at talagang inabutan at napatay itong si Light. Yun talaga ang kapangyarihan ng Edith ngayon, no? Akala mo tank lang pero ang sakit kapag tank pero rock. Yun yung mga galawan ng Edith ngayon. 101 ngayon si Kram. At ang masama nito, kapag naka-primal rush yung Brave Smite, nagtitrigger doon sa mga auto-attack. Tsaka na-i-stun eh. Pero speaking of which, andun yung hook. Kaya lang makakancel yon ng kanyang mortal coil. Magandang timing para kay Ryzen sa pagkakataon na yun. Accurate man ng hook, hindi mo mahihila ang ayaw magpahila. Hindi talaga mapipilit yan. At yan ang kalakasan ngayon ng Martis, no? At Kram naman. Kanina pa yan. Boss Kram naman. Tingnan mo naman kung gaano ka-agresibo itong si Kram. Game number 1, nakita natin, may mga questionable setup siya. Pero mamaya natin pag-usapan niya kasi si Rapidud ay papasok din. Light dito ay natutunan pero si Escalera ay nandun sa may gilid. At nakuha na naman si Light for the second time. Mas pinabilis ang galawan ng Onyx. Talagang ultra fast ang kanilang rotations with all of these skills na biglaan. At kahit iisa lang ang tatargetin ni Rapidud ay itutuloy pa rin niya. Pero mukhang si Irad na ata ang gusto niyang kunin dito. Paplanuhin nga ba dito ng Onyx? Pero wala ng ultimate itong si Rapidud. Retribution ni nagamit ni Irad. Plano niya ata si Ryzen pero mahuhuli. Inabutan! And the bloody hunt. Eman will secure that one.
nakaisa na rin sila dito sa wakas. Sobrang sakto nun. Kasi diba sa Mortal Coil, sabihin natin meron lang maliit na window. Oo. Kada cast ng Mortal Coil, yung pa yung nahugot, siguro yun yung mapapakamot ulo ko na lang talaga kasi alam mong safe ka dun eh. Oo, yung saktong bibuelo pa lang siyang paangat. Oo. Parang susuryukin. Diba? Ayan, okay. Yeah. Pinayan natin yung replay. Talagang mapapaisip kayo kasi parang yun yung mala Death Star yung galawan, yung ang liit lang ng butas. Uh-huh. Nakalusot pa. Ibang klase talaga si Light. And talagang yung timing niya pagdating sa hero na ito. Nabanggit nga ni Wolf kanina, no, yung expertise niya sa paggamit ng mga gantong klaseng hero, Franco, Kaja, talagang kailangan mong ilista yan at nagbibigay ng malaking respeto any teams na nakakaharap nila. Pero ngayon, Second Turtle ay available na. Kram at si Nats ay magkakakitaan na naman. At si Kram ang hawak ngayon ng Turtle. Talagang hinila niya all the way to the RSG bootcamp. Pero ang Onyx ngayon, bootcamp ng Onyx. Pero si Kram, 2v1 dito sa taas. Oops. Winasiwas na siya. Uy, napaflicker na rin. Pero may ipit! At si Ako ay makakakuha rin ng isang kill. Si Rapid ang mapipili ng kanilang kupunan. Pero ang maganda, inabasag na rin yung bottom lane turret. Rapidut with that namatay si Rapidut doon dahil nga sa first damage ni Aqua. Matatawag ba nating burst yun? Kasi parang mahapdi lang na DOT. Oo nga eh. Mahirap i-characterize yun kasi pero tingin ko na sa DOT pa rin siya. Under pa rin siya sa DOT kasi parang nagtitake pa siya ng konting ramp up. Uy, pero may sense. At Fatal Legs! Para kay Rapidut, nandun yung stall mula kay Aqua, pero wala rin naman siyang ultimate. Mamamatay si Light. Critical ang buhay ni Rapidut dito. Kakayanin nga ba niya? Kaya lang, sasalubungin na siya ni Rad. Escalera ay aatras na galing. Nandun yung Derner's Apathy. Nagbabaka sakali na makuha si Ryzen, pero nandito at papasok itong si Light. Meron pa silang catapult, pwedeng mabasag ito. Flicker na gamit ng Escalera. Pero masyado atang matapang si Escalera dito. Ha? Pero makaka-atras din ng maigi itong si Escalera. At RSG ay makakatuloy pa rin. At naka-asi doon sa taas si Kram. Nakakuha ng Torre habang nagkakaroon ng laban in the mid lane. At kung late game ang uusapan dito, si Nets ang mukhang kailangan nating tignan. Siya ang late game insurance dito ng Onyx. For sure. Para naman sa RC, yung Beatrix. So parang literal na same na Goldeners ay yung insurance ng dalawang teams natin. Pero ang maganda dito, pinabilis ng RSG. Ah, pumunta agad sila sa may mid lane. Gustong-gusto ko itong move na nakita natin mula sa RSG na finocus nila yung mid lane turret. Ito yung way nila para makabawi at more access, of course, dun sa map control. Ang magiging king of the hill sa gitna, itong si Aqua. Pati na rin ito si Eman, but more so itong si Aqua. Siya yung taga-defend ng pick. Naku! Naipit ata siya dito at si Ned sa likod. Free hit lamang. Grab. Pa rin. Itong si Kram mamapatay doon sa naging proseso na yon. Dalawa ang tutumba para sa Onyx Philippines, pero hindi pa tapos ang mga Raiders. Hinahabol nila si Escalera, pero magde-desisyon na sila na umatras kasi parang bottom lane ata ang magiging punterian nila. Ang ganda ng turnaround play ng RC. Ultra fast hook coming in from Light at biglaan na lang nawala doon si Kram. Hindi na nakapag-primal ra. That could have been a big damage boost para sa Onyx, pero napakabilis talaga ng reaction doon ni Light. At Onyx ngayon, may hawak pa rin namang kalamangan, pero mula 2,000... Ay! Hika na naman, buti nilang nasaktohan ni Ryzen with that Mortal Coil. Mabilis na pag-burst ang kanilang gagawin. Irad will secure that final. Rapidut! Si Rapidut, dalawa kanilang si Eman! Dito. At si Nats, tatamaan ng stun. Sakto din! Eman, break the legs para sa Onyx Philippines! Mapapatay itong si Light at si Nats. At ngayon, ang buong kupunan ng Onyx, ganadong-ganado na. Akala natin tapos na yung play eh. Naka-flicker na pala yung si Eman, pero papasukin pa rin nila si Eman. Ay! Laser sa laser! Oh! Bumawi rin ang Mystic Gush! Oh, no. Kaya lang si Irad na humahabol dito, pero hindi niya maaabutan si Nets. Parehas makuna to, kaya lang walang damage itong si Rapidut. Sniper? Kaya. Grabe. Neo Beast yan eh. Niya ka Neo Beast na. Kakaiba itong si Irad eh. No? Kapag gamit niya yung kanyang Fanny, hindi siya gano'ng ka-aggressive. Pero itong hawak na niya yung Fredrin, na isa lang yung dash, dito siya sobrang malagangsta. Gumalaw. Neo Beast din. Neo Beast din. Naka-Neo Beast na lang daman niya yung skin eh. Pagka naka-Neo Beast na Fredrin, gamangas ka. Tama ka dyan. Pero kailangan pala mag-double dito ng RSG. At dahil ulit yan doon kay Rapidut na sobrang ganda ng performance with this Atlas. Nakita naman natin na marunong talaga na maglaro ng Atlas.
Ito yung mapapakamot ulo ka kung Franco kaya. Ang lahat ng hook mo tumatama, pero hindi tumatama. Oh. Alam mo yan? Tumatama, pero hindi tumatama. Oh, kumakabit, pero hindi bumabalik. Oh. And ang dami kasi pang cancel dito ng Onik, eh, di ba? Doon din yung Mortal Coil. Oh, Mortal Coil, di ba? So, I think maganda naman, no, para dito kay Light na tumatama. Yep. So, kailangan na lang niyang hanapin yung tamang tao na tatamaan ito. Oo nga. Yep. Hanggang dito ba naman, kailangan pang hanapin yung tamang tao, no, Burrito? May tamang tao, may tamang panahon. Ay, ganun ba, ganun ba yun, Burrito? Hindi ko alam. Basta ako, narinig ko lang. Ako, masaya ako ngayon. Ikaw, Wool, masaya ka ba ngayon? Masaya naman ako. Masaya tayo ngayon. Safe tayo sa mga... Safe tayo. Reference lamang. Reference lang. Tama. Oh, oh, balik tayo dito sa laro. Dahil na, meron na tayong first lord huh? of the game. Bakit, Wood? Ano nangyari? Nag-exhort boots si Eman. Ooh! Nag-exhort boots. So, kakaiba ito, ha? Kakaibabe. Ah. Eh, ako'y nagulat. Nakagulat ako ginulay, kasi lang. Ginulay. Ginulat ang mundo. Tinalo pa si Kai Soto. Tinalo si Kai Soto. Oh. Si Eman. Ibang klase yung galawan. Makikita lang natin yan mamaya kung gagana nga ba. Pero nangangalati na ang buhay ng first lord of the game. Si Kram ang harap. Hindi siya mauhook kahit gano'ng kakapal si Phylax. Pero mukhang pagtitripa niya dito si Irad ng panandalian lamang. Uy, likod. Likod ata ang puntira dito. Ha? At si Rapidut, nag-desisyon na siya. Sige na, i-burst na natin. Ito yung knock-up. Kaya lang mamamatay na rin si Idrad. At ngayon si Aqua at ito. Oh no! Si Eman. Oh my gosh! Four members mula sa RSG at ang Lord ay nakuha rin ng Sonics. Napakaganda na sana ng final slash ni Nats. Pero ang ganda rin ang ginawa ng Onik na pag-focus fire sa mga natitirang miyembro at na-hook dito si Rapidut pero hindi ata makakatulong yun sa kanya. Madetelika, napasama pa si Aitol! Ito yung onward and air shutter pero si Escalera lumilikod na nga rin lamang. Meron pa silang catapult! Kaya lang hindi sapat ito, buhay na rin lahat ng mga members ng RSG at ang Lord ay nasa itaas na. May mga panahon na pag meron sa isa sa inyong barkada na masyadong matapang, napapasama pa kayo at sobrang naging siga doon si Irad. Ang nangyari kasi dito, binubugaw ni Rapidut, siya yung nananakot at lahat ng mga members ng RSG nag-back except one player which was si Irad. At dahil naiwan siya doon sa may Lord Pit, ang nangyari kahit solo lang yung initiation nila doon kay Irad, na burst pa rin nila. And then, yung RSG, lahat ng mga members nila nandun sa likuran. Perfect for that flicker initiation mula kay Rapidut. So, dahil nagkahiwa-hiwala yung mga members ni RSG dahil sobrang tapang nga ng kanilang jungler, na-destroy yung formation ng RSG at hindi sila nakapwesto afterwards. Minsan iniisip ko nga, no, kapag highly mechanical player ka, alam mong magaling ka maglaro, minsan iniisip mo siguro na kaya mong makatakas sa karamihan ng mga bagay-bagay o kaya mong i-mechanics palayo. And may mga maraming ganun. Kumbaga na magaling naman lalaro pero na-overestimate ang mga 5v1 scenarios pero meron na nga ditong Lord sa may bandang itaas at mukhang makaka-inhib ng isa ang Onik, a 6k gold lead building up already. Wala na ang dalawang inhibs ng RSG. At ang malungkot dito para sa side ng RSG is that's just the first Lord. So 12 minutes pa lang, nawala na kayo ng dalawang inhibitors, di na kayo ganun kataas mag-farm. Kumbaga, ma-outscale talaga kayo ng Onik kasi mag-share-share kayo dun sa mga minion waves at kailangan nyo mag-defend palagi. Eh, yung mga Lord Dances na following after this, may dagdag na problema ka pa na yung lanes ay nakapush against you. At ito yung hindi natin gustong makita, no? Yung sapilitang hating kapatid. Tama. Kasi okay lang naman yung hating kapatid kung choice mo, pero ito napipilitan silang maghating kapatid eh. Yeah, wala ka ng option dito eh. And actually, kung iisipin mo, no, pwede nilang i-funnel dito kay Eman kung siya man ang pwedeng asahan pagdating sa damage. Kaya lang kasi makakapusin sila dito, lalo na 6.5k gold deeds. Siguro mga 2 to 3 core items, 1 to 2 core items kaagad ang kalamangan dito ng Oni kung susumahin natin pagdating sa items. Mm-hmm. At ngayon, nauubos na rin yung oras. 13 minutes at ilang segundo na lang, mabubuhay na rin yung Lord. Pero ganito rin ang naging sitwasyon ng RSG kanina. Malaki ang kalamangan ng Onik pero nakabawi sila by mid to late game. Isang team fight o siguro mga dalawang pick-off lang kailangan ng RSG
to get themselves back on their feet. At saktong-sakto magkakaroon pa nga dito ng unang Luminous Lord of the game. Kung wave clear lang naman ang usapan, makakadepensa naman siguro ang RSG with a Beatrix at pati na rin ang Gord na napakataas ng wave clear. Pero sisimula na nga ng Onyx ang Lord. Hindi pa naman lumalapit masyado ang RSG, pero dikit-dikit na sila. Ang medyo napapaisip o dito, no, ang layo ng Gord, baka pang-clear muna ng wave sa mid lane. Yeah. Yeah. Magaling problema eh kapag na-push out ng inhibitor dun sa first Lord fight. Talagang first Lord push, I mean. Kailangan nyo pang problemahin yung minion wave tapos kailangan mo pang problemahin yung Lord Dance. You can honestly say na kapag nakuha mo yung first Lord tapos nakapush kayo ng dalawang inhibitors, matik sa inyo na yung second. Ito, pinang-bibit, ginagawa na lang trap yung Lord ni Ryzen. Yeah. Effortless eh. Kahit hindi mo itulak yan, grabe. Dahil malalaki. Pero ngayon si Irad, lumalim na naman, free hit si Ned sa likuran pero makakadash siya palayo. Retribution, nilagamit na rin both parties. Kaya lang itong Lord na ito, magde-decision ba sila na i-burst? Lalayo muna at again, panibagong setup ang pinaplano ng magkabilang kupunan. Nakita nila ang Beatrix na nag-def pero pabalik na rin naman yun. Kamuntik at tumama. Tulak nung ano, nung nakap ni Lord. Kaya nga eh, yun ang legit na tinulungan ni Lord. Tinulungan ni Lord. Napaganda ba nga talaga at ngayon si Light, kailangan niyang magbigay ng ilaw dito. Saan papatungo dito ang Onyx Conceal? Ay gagamitin na si Irad naman ang kanila magiging target. Walang retribution both parties dito. Ay, actually, pabuhay na rin at pa-cooldown na rin yung kanilang retribution at si Irad dito. Oh! Yung final slash at si Nets ay mamamatay din. Same with Escalera. Lord ay available. 30% yung buhay dito at mamamatay din si Rabidot. Ngayon, naiwan na lang si Ryzen at si Kram. Kailangan ng tumakbo ng dalawang ito. Pero si Nats, hindi papapigil. Andun din si Light Aqua ay pa-follow up din sa may bandang likuran. Kakatina nila. Oh my God! Wow! At yon ang legit na tinulungan ni Lord. Three-man knock-up mula kay Lord. Papuntang final slash dito ni Nats. Man, sasabihin ko pa lang sana, sobrang tapang na naman ni Irad. Malagengsta at literal na wala siyang katulong na napaka-tapang niya. Pero ang ginawa niya doon eh, ginamit niya yata yung kanyang taunt or kung naman knock-up niya. Basta na-slow down niya yung mga members ng Onyx. Sakto dun sa talon ni Lord na matatouch at matatouch mo naman yun kasi kita mo yun eh. Pero kung na crowd control ka na before that, na-chain stun kayo tapos yun na nga, final slash win na siwas mapunta sa ulti ni Aqua. Ayun, speaking of pagwasiwas, si Nats ay nagwasiwas na nga no, no. Dito. Pero bababa yung kanyang winter truncheon. Nahuli si Escalera, sakto yung kanyang winter truncheon. And this time, yung Mystic Gosh at si Eman ang makakakuha ng kill na ito. Hindi pa tapos ang RSG. At doon natin makikita ang nerf sa final slash. Umamba na ng final slash sa Escalera. Yung ninakaw niyang final slash doon kay Nats. Pero dahil sa nerf doon sa casting time, ay hindi niya nawasiwas bago siya namatay. Pero ngayon si Kram na humaharap na. Burst damage mula kay Emma. Three-man knock-up. Kram trying to escape. Pero mandyan na nga rin ang Mystic Gush at kailangan na nilang tumakas. At katulad lamang ng game number one, ay naka-comeback na naman ang RSG. G Philippines. What is this game? And ano ba meron dito sa RSG? Slow burn lang din talaga. Nagkamali lang sila nung game number one. Pero mukhang ito talaga yung gusto nilang gawin. Pag-usapang RSG, pabagalin natin yung laro. Kahit sobrang aggressive ng Fredwin, we can see through the replay. Ito si Irad. Oh my goodness. Na-treeman na cup ni Lord. Oh. Yun ang tulong. Ganda Grabe. Ng ano, ganda na naging initiation dito mula sa RSG. Saktong knock-off, sakto dun yung final slash. At ang ganda ng ginawa ni Nats, lumikod din siya at inabutan niya si Nets. Instantly. By the way, ang Earth Shatter na yan, no, kapag nakast na kahit anong stun mo sa ED, ay may lalabas na talagang stun. Pero nahanap ang isang importante at nawala si Rapidot ng parang bula. Conceal play nandito na rin para sa RSG. Ayun, may event si Kram at mamamatay double kill para kay Eman. Ryzen na may event at flicker and the hook. Pero makaka-flicker out din itong si Nets. Kaya lang si Escalera ay hinahabol ng lima. And triple kill para kay Eman. Ooh. May wave dito sa gitna. Tatapusin na ata ng RSG. Ito na ba ang road to game 3? Ito na ang pagsugod ng mga Raiders. Meron pa silang minions dito. Mag-resume ba sila na mag-minion lock? Kaya lang ang problema dito ay si Nets ay mag-isa na lang. At ang game na ito ay maaari nang mapunta sa RSG. Pero wala silang minions. Nandun sa baba. Rapidot sa laban naman talaga. And wipeout para sa RSG. At ang Raiders ay ma-excellent.